Hayop ka. Tagal mo na pala akong niloloko. Manda ka sa akin ngayon. Obi! Bi, kanina ka pa dito? Hindi naman. Kararating ko lang din. Halika, pumunta tayo. Ano nangyari? Ba't ang tagal mo? Kanina pa ako naghihintay dito. Wala kasi akong masakyan. Sinabi ko naman kasi sa'yo, doon lang tayo magkita sa dating tagpuan. Masip kasi doon. Bakit ba't takot na takot ka? Halika na, kumain na tayo at nagugutom na ako. Baka kasi may makakita sa atin dito. Masyadong madaming taong kumakain dito. Ano ka ba, Bi? Huwag kakabahan. Akong bahala sa'yo. Ano na lang iisipin ng tao dito pag nakita tayo magkasama tayo? Sasabihin ko na may inutos lang sa akin si Jen at iaabot ko sa'yo. Hindi na sila magtatanong kasi ang alam nila matalik ka na kaibigan ng asawa ko. Eh, paano na lang kung si Jen mismong makakita sa atin? Eh, paano naman tayo makakita ni Jen? Eh, bahay trabaho lang yung alam nun. Ang kulit mo din naman kasi. Sa dami ng lugar, dito mo pa naisipang kumain. Eh, masarap daw kasi yung pagkain dito. Kesa naman si Jen yung isama ko dito, di ba? Ano ka ba? Iniisip ko lang kasi yung sasabihin ng ibang tao dito. Hayaan mo sila. Wala akong pakialam kahit may makakita pa sa atin. Eh, paano kapag nagsumbong sila kay Jen? Kahit magsumbong pa sila, hindi ako iiwan nun, no? Takot niya na lang naiwan ako. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Hindi ka nasisintak sa asawa mo. Pero dapat mag-ingat pa rin tayo. Oo naman. At isa pa, laking takot na lang sa akin nun, no? Naniniwala ka agad yun sa mga sinasabi ko. Bakit kasi hindi mo pahiwalayan yung asawa mo? Tayo na lang magsama. Hindi ka rin naman niya kayang bigyan ng anak. Hayaan mo. Darating din tayo dyan. Hinihintay ko lang yung bibigay sa kanya na mana ng tatay niya. Hmm? Kailan pa yun? Baka naman matagal pa. Konting panahon na lang, sa susunod na taon, makuha niya na yung mananabianan ko. Ikaw talaga? Siguraduhin mo lang, ha? Hindi na ako makapaghintay na dumating yung panahon na yun. Kasi pwede na tayong magpakalayo. Oo, makuha ko lang yung pera. Hihiwalayan ko na talaga yung si Jen para magkasama na tayong dalawa. Teka pala, paano na lang kapag hindi binigay sa'yo yung pera? Huwag kang mag-alala, nakaplano na yan. Madali lang utuin niyang si Jen. Hindi ako mahirapan na kunin sa kanya yung pera. Ututo talaga yung misis mo sa'yo? Tara na nga. Nagutom na ako. Dahil mo pang sinasabi. Tara. Olog! Kanina pa kita hinihintay. Nagluto ko ng paborito mong ulam. Tara, kain na tayo. Busog pa ako. Mauna ka nang kumain. Ah, ganun ba? Sige, tatago ko na lang sa ref yung pagkain. Para initin ko na lang mamaya pag gusto mong kumain. Ikaw na lang kumain ang niluto mo. Hindi rin ako magtatagal. Kaya ako umuwi kasi magbibihis lang ako. Bakit? Saan ka pupunta, love? Diba wala ka namang pasok ngayon? Doon lang ako kay LaJay. May konting inuman. Birthday kasi ng papa niya. Wala akong pasok ngayon, love. Pwede kitang samahan. Sinabi ko bang samahan mo ko? Baka lang kasi gusto mo. Matagal na din kasi kami hindi nag-uusap ni Sheila, kaya gusto ko rin sumama. Hindi na. At isa pa, wala din si Sheila. Ang alam ko, nasa Maynila siya. Paano mo nalaman na nasa Maynila si Sheila? Nabanggit lang ni Jay nung tumawag siya sa akin kahapon. Ah, sayang naman. Birthday pa naman ng tatay niya, tapos wala siya. O sige na, mag-ibihis na muna ako. Sige. Nasaan na yung polo ko? Naku, love. Di ko pa nalalabhan. Nasa marumihan pa lahat. Ano ba naman yan, Jen? Anong susuotin ko ngayon? Meron ka pa namang polo sa cabinet, ah.
Kaya lang, hindi ko pa napaplansya. Eh, anong balak mo dun? Sa mga damit ko na yun. May pasok kasi ako kahapon. Di naman dumaan si Ate Ruby dito para maglaba at magplansya. Kung gusto mo, plansyahin ko ngayon. Hindi na, wag na. Kasimple-simpleng trabaho kasi, inaasa mo pa sa iba. Wala talaga akong maaasahan sa'yo. Pasensya ka na, love. Hindi ko na din kasi naaasikaso. Pagod na din kasi ako galing trabaho, kaya pinapatrabaho ko na lang sa iba. Sus! Ang simple na nga lang ng gagawin mo, hindi mo pa magawa ng maayos. Sorry, love. Hayaan mo. Ako na lang yung gagawa niyan sa susunod. Hindi na! Tignan mo nga ang sarili mo. Sarili mo nga, hindi mo kayang asikasuhin. Gawain pa kaya dito sa bahay. Medyo stress lang kasi ako sa trabaho, love. Puro ka trabaho. Wala naman tayong anak na dapat pakainin. Kaya, para saan ba yung pagpapagod mo? Tignan mo nga yung tsura mo, Jen. Mukha ka pang matanda sa nanay ko. Tapos, tignan mo yung buhok mo. Hindi mo man lang masuklay-suklay. Diyan ka na nga! Bad trip! V, nag-enjoy ako kagabi. Ako rin, V. Nag-enjoy. O paano? Hanggang dito na lang kita ihatid. Ano ba, V? Wala yun. Salamat pala sa paghatid, ah. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo na akong ihatid. Baka mamaya makita tayo ni Kuya Jay. Hanggang dito lang naman ako sa labas ng bahay niyo, ah. Ikaw talaga. Kapon nga lang tayo magkasama. Alam mo, kahit araw-araw tayo magkasama, hindi ako magsasawa sa'yo. Ikaw talaga, binubola mo na naman ako. Hindi kita binubola, no? Kapag si Jen kasi yung kasama ko, lagi na lang napagkakamalan na nanay ko. Paano? Ni hindi man lang marunong mag-ayos ng sarili. Kaya ako yung nagustuhan mo, kasi hindi ko pinababayaan yung sarili ko. Gusto ko kasi, lagi akong maganda sa paningin mo. Oo naman. Di hamak naman na mas sexy ka at mas maganda kaysa sa asawa ko. Si Jen kasi, simula nung nagsama kami, nakalimutan niya na ata kung paano mag-ayos sa sarili niya. Basta, bilis mo makipaghiwalay sa kanya, para hindi tayo patagong nagkikita. Hayaan mo, konting panahon na lang. Sige, baka mamaya may iba pang makakita sa atin dito. Sinas ba yun? Basta, mag-chat ka sa akin, ha? Sige, ingat ka sa pauwi. Sige. O, Sheila. Eto naman, di ka man lang nagsabi na uuwi ka pala. Naku, kuya. Biglaan lang eh. Bakit? Wala ka ba pasok sa trabaho ngayon? Wala, kuya. Nag-resign na ako. Umuwi ako sa bahay para makapagpahinga man lang. Ah, ganun ba? Teka, si Renz ba yung kasama mo kanina? Nagkita lang po kami dyan sa kanto. May binigay siya sa akin na ipabibigay daw sa akin ni Jen. Oh, bakit di mo man lang pinapunta dito? Tagal namin di nakikita niya ni Renz, oh. Sana naman pinadaan mo man lang dito kahit saglit. Nagmamandali kasi siya, kuya. May inuutos daw si Jen sa kanya. Sige na. At may inuutos pa sa akin sa palengke si Papa. Sige po, kuya. Ikaw, wala ka bang ipabibili sa palengke? Wala po. Pasok na po ako sa loob. Medyo pagod po kasi ako sa biyahe. Sige, mamaya. Mag-usap na lang tayo. Bakit kaya hindi umuwi si Renz kagabi? Subukan ko ang tawagan. Bakit kaya di sumasagot si Renz? Tawagan ko kaya si Jay. Baka sakaling doon siya natulog kagabi. Hello, Jay! Oh, hello, Jen. Napatawag ka.
Tatanungin ko lang sana kung nandyan ba si Renz. Si Renz? Kanina, dumaan siya dito, pero hindi kami nagkita. Bakit? Wala ka ba sa bahay niyo ngayon? Ah, papunta pa lang ako ng palengke ngayon eh. Kanina, nakita ko siya. Sabi sa akin ni Sheila, may pinapabigay ka daw sa kanya. Teka, Jay, naguguluhan ako. Nagpaalam kasi siya sa akin kahapon na pupunta daw siya sa inyo dahil birthday ng papa mo. Ha? Nakaraan buwan pa yung birthday ni papa. Baka hindi kayo nagkakaintindihan ni Renz. Diba sabi mo andyan si Sheila? Oo, kanina lang siya umuwi. Kala ko nga dadaan dito sa bahay eh. Kasi ang sabi ni Sheila, may pinapaabot ka lang daw sa kanya. Ah, ganun ba? Sige, salamat. Pasensya na sa abala. At kaya magkasama silang dalawa? Hoy lalaki! Saan ka natulog kagabi? Ba't di ka umuwi? Ano ba yung mga tanong mo? Malamang, kanila Jay ako natulog. Napasarap kasi yung inuman namin kagabi, kaya hindi na ako umuwi. Talaga ba? Tumawag ako kay Jay, hindi daw birthday ng papa niya kahapon. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Ikaw yata yung nasing sa ating dalawa eh. Magsabi ka ng totoo, Renz! Ano ba? Baka naman may hangover pa si Jay, kaya nung nag-usap kayo kung ano yung pinagsasabi sa'yo. Sige na, matulog na ako at antok na ako. Hayop ka. Tagal mo na pala akong diloloko. Manda ka sa akin ngayon. Sarap ng tulog mo, ah. Tignan natin ngayon. Aray! Aray! Anong ginawa mo?